natin. Bago tayo uwi. At kakain na tayo. Gutom na, tinapos ko na. Para hindi na ako babalik dito mamayang hapon na lang. Okay, sharing is caring. Yan. Yung lock dito, ginawa ko ng tatlo kasi kulang yung ano yan. Yan yung mga yan, okay? Yan. Okay, lobat na. Time check. Good morning mga ka-agritipids. Time check tayo, 11:16. Kanina pa tayo dito at inaayos natin ito. Nagpintura tayo kanina na may epoxy. Yan. Yung makapit. Yan, pininturahan natin itong mating. Katatapos natin at lininisan naman natin to at ipinis natin itong ginawa nila. Ayusin natin dun sa kuhan kasi isasabit yung tae dun banda. Tatapingas ko dun sa likod. Yan. Nakaipit naman, hindi naman tatakbo yung baboy. Hindi madulas. Parang ganun yung gagawin natin. Yan, lininisan ko yan. 3 days, pwede na tayong maglipat ulit kasi mabilis tumigas pag yung purong-puro gagaya nitong ginawa ko. Hindi man perfecto yung pagkawa pero hindi nila kaya kutkutin. Ayan, tinaas natin konti at na-repair na natin. Yung mating down, hindi na tayo gumastos ng mating. Bali, yung mating down, tinanggal natin kasi may ipitan naman na yung tatlo doon. Tinanggal natin na sa gitna at nag-iwan lang tayo yung hindi, pag nagpaanak tayo, hindi makakatalon yung biik. Ayan, yung kuha natin ngayon. Ayan na. Okay, kaganda na. Ayan, hindi na magkakagatan yung mga kuha dyan. Iwas stress para hindi sila mahunan. Tapos ginawa nating tatlo itong likod, yun. Para yung nasa gitna kailangan para hindi niya maangat yung lock dito. Makita nyo na lang pag nailipat natin. Ayan, pasilip ko sa inyo. Itong 2 days na abunuhan, napalay natin. Tignan nyo kung paano bumulas yung hindi single nutrients na pagpitaw ng abono at nagamitan ng pis amino acid na times 2. Pasilip ko sa inyo, nakita. 12:40 na pala, ayan. Tapusin na natin para minsan ang titigas para hindi mabibitak. Ayan. Ginanyan natin. Parang ganun, pininis natin. Ayan. Isa na lang. Tapos dun. Nakapigi. Para sure na kwan as mas madaling maglinis pag ganyan, puruhin natin. Mas madali 'yan. Hindi na madudulas yung mga kwan diyan kasi may kakapitan yung paa nila. Matigasin natin, ready siyan, matigas na. Okay? Sharing is caring, ayan, isa na lang. Pusin na natin. Lalo kwan. Mabilis mahahaba yung ugat, hindi siya ampit. Sabi sa Ilocano, yung bang ang lalapad ng dahon pero maiksi yung ugat. Yun yung kadalasan nangyayari pag puro nitrogen. Ang laki ng dahon, maiksi yung ugat dahil nga walang nag-single nutrients, walang phosphate, kulang sa phosphate at potassium. Alam naman natin yung potassium mula simula hanggang pag-uuhay, paghubog ng uhay ay kailangan. Nakakatulong din yon na humaba yung ugat o tulungan ng phosphate yung 1620. Kaya nagbibitaw tayo at ang maganda dahil kung mayroon tayong potassium, maiwasan natin yung pag-spray ng kung ano-ano mas magiging tigasin. Yung palay natin pagdating sa boting stage hanggang sa pag-uuhay, unti-unting titigas yan na kuan talagang matigas na matigas. Iiwasan na ng mga peste. Tignan nyo ang photosynthesis ngayon. Yan, ito. Nandun kasi yung sikat ng araw pero pag nakatalikod, tignan nyo, napakaganda. Ito yung SL natin. Medyo malayuan, hindi tayo nagpatanim ng malapitan. Tignan nyo yung photosynthesis, yung pagka-darker niya. Yan. Yan yung Madre de Agua. Tignan nyo. Mas darker pa yung biorice kasi nga mas bata yon. At yun yung talagang kulay niya. Medyo violet kasi yan. Napakaganda. Nagta-times 2 mga ka-agri. Tapos ang daming lumabas na. Pakita ko sa inyo. Daming lumabas na. Ayan o, mga bago. Nagsabay-sabay. Ayan. 1. Bagong dahon. 2. Sowi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sowi na yan. Tsaka dahon. Ayan o, nagsabay-sabay na. 10, 11, 12. 13, 14.
14 yung lumabas na kon, kaya natakpan na yung old dahon na may stem borer noon na sira, sunog, nagkulot-kulot, wala na, natakpan na ng napakagandang dahon. Ayan, ganda ng photosynthesis, ang lakas ng solar radiation. Tapos timing yung pagbitaw natin, nagta-times 2 times 3 na yung pagbinat niya, kasi kompleto na, nag-pulyar tayo ng pis amino. Ayan ang resulta. Kamag, agree. Sharing is caring. Yan, abutin natin, pilitin natin abutin yung 200 per hectares. Ipag-pray lang natin. Kung mahigitan natin ay mas mainam. At yung protocol natin at ilang abono ang ginamit natin, i-sasabihin natin pagkatapos nung kwan, nitong cycle ng palay na to. Yan. Kunti pa yung naiabono natin. Ito, after 5 days, baka bibira ulit tayo. Ako naman yung nag-i-spray na. Bibira ulit tayo ng pisamino acid. Ayan. Okay, sharing is caring. Magandang magtatanghali na sa ating lahat. Magsiminto muna tayo dito bago tayo uuwi. Napakaganda na. Ang laki ng potential na kwan. Huwag natin pabayaan, huwag natin bitinin. Kasi ang ganda na ng pagbulas. Talagang yung ginawa nating pagpabitak, kasi marami yung linang dito, marami yung malalalim kagaya nito o nahuhuli, pero yan pag umarangkada na yan, mas malalaki yung kanyan. Yan, may nematodes dati yung iba dyan. Ayan, yan malalim yan, lalo dito natatakpan. Yan yung sample natin ngayon. Yan malilit na arangkada yan, pero hahabol yan mga kaamag, basta pinipitikan natin at tutukan natin ng pulyar. Ang kagandahan nung pinabitak natin, 5 days na hindi tayo nagpapasok ng tubig. Insawang tayo amin. Drainin natin, nagbukas tayo sa mga lahat ng pinapil dyan. Drain lahat dyan, kahit nagpapatubig sila, walang pumapasok, aagos lang dun. Ang kagandahan nun, yung ugat na pahaba natin, yun yung simple. Kahit mas mabagal yung palay natin na umaarangkada nung simula, ay hanggang pagkatanim, hanggang 20 days or 25 days ay pinabitak natin. Pero hindi nyo na namamalayan na ang ganda ng oxygen nung kwan. Pagkabitak niya, maganda yung oxygen na kwan sa ugat. Kaya nung nag-abono tayo, sakto na ishot sa ugat ng palay. Hindi na kailangan bumaba pa 2 to 3 days, bababa pa papunta sa ugat. Nakababa na yung iba, kaya biglang bumubulas na yan. Diretso na yan na pagbinat, magtatimes na, at ang ganda ng pagkakuan natin. Ganun yung diskarte. Pag nabiting kayo sa sowi, pabitakin nyo at birahan nyo ng abono at magpulyar. Tignan nyo kung bibinat ka agad yan. Kung konti yung masasayang. Unlike yung nag-abono kayo, may rami akong nakikita din nag-abono, walang tubig, ay ang daming nasayang. 50%, baka 30% na yung nakakain ng kung nila, lalo puro urea. Okay, sharing is caring. Magandang buhay na. Tara, trabaho na tayo bago tayo uuwi. Tapusin muna natin to para lipat na lang sa susunod. Magandang buhay. Good morning ulit mga kaamag. Medyo nalit tayo. Napagod tayo kahapon. Marami tayong ginagawa kasi sa kon. Tigre at bukid. At hanggat na natin si Juan Marlon dito, nag-harvest na. Lalaki. Ayan oh. Lalaki Marlon. Ayan, naka-isang kon na. Naka 5 kilos na siya. Punong-punong rates. Ayan. Saan siya? Diyan. Ayan oh. Kumukuha siya dyan kasi medyo masikip dito. Ayan. Magkakadig na tayo. Time check tayo. Mag alas 5. Ayan. Dami pa. Ayan ha. Lalaki. Ganda. Oh. Na. Dutakal. Ayos. Tara. Magkating na tayo. Tara, natapos, medyo late ako. Buti ko at maaga si Marlon ngayon.
napakalalaki. Grabe. Ayan, tabi sa tapo. Ayan. Mga kaamag. Ito, kasilaw man Marlon. Ito, mga kaamag. Silaw man, dyan alam mo dyan. Yung mga harvest namin na naging hybrid mushroom. Ayan, kita nyo. Ayan, naging giant. Ayan, oh. Kita nyo naman yung isa. Mas malaki pa sa pan ko. Ayan, palad ko. Ayan, kikita nyo. Halos lahat ng pupulutin natin, mas malaki. Naging hybrid. Ayan, oh. Kakakapal. Lalo pag bumuka na. Ayan. Hmm. Kita nyo. Harvest natin, oh. Hmm. Nakuha ni Marlon, oh. Hindi pa bumuka masyado. Ayan. Pabukain pa kaya sinabi ko kanina, bukain niya. Oh, ayan. Harvest natin, nag-harvest pa siya. Sharing is caring. Anong date ngayon? 10 na ngayon. February 10, malapit ng Valentine sa mga may Valentine's Day. Magandang umaga. Ayan ang deliver na naman natin kay Sir Cirilo Sumahit, CGM, Mushroom Product in Manufacturing. Located sa Ulango, Malilig, Isabela. Salamat. Ayan mga kaamag, para maipakita ko sa inyo, papakita ko sa inyo, kaya nang sinabi natin kanina. Ito yung ginagamit natin, amuyin natin. Napakasarap ng amoy nito. Ayan. May formula ito, may tatlong secret ingredients muna. Pero yung sinabi ko, i-reveal din natin ito. Abangan nyo lang, basta i-follow nyo yung YouTube channel ko. At matutulungan ko kayo kung paano ma-enhance, ma-booster, mapalaki yung mga flower at maprotektahan yung mga protein bag ninyo sa mga iba't ibang contamination. Ayan, ang takalan natin ito yung pinang-mimisting natin. Yan, may tubig na 1.5 liters ito. Ito na yung sukatan ko. Ayan, konti lang yan, halos wala, half baso lang yung may lalagay yan. Ayan. Wala kasi maghahawak, paano ba, sige lagyan ko na lang. Teka, post ko muna, mga kaamag. Ganyan, mga kaamag lang karami. Ayan, kita nyo, ayan. Ayan, kita nyo, iba yung kulay nyan. May kulay na kwan. Hindi yung clear na clear. Ayan, yan yung takalan natin. Tapos isalin natin dito. Ayan, ganyan lang karami. Wala pang half baso. Kasi mayroon mo siyang mga chamber-chamber yan. Eh. Okay, tapos ito yung pang-misting natin. Palubat na kasi tayo, hindi na nakapag-charge. 5% na lang ata. Tapos ko muna ulit at bubombahin ko. Okay, nabomba ko na. Imi-misting na natin. Ayan, ito yung misting natin. Ganito ang pag-misting natin. Ayan, daming susunod na naman. Ilayo nyo ng 1 feet, 30 centimeter lang ang pag-misting para hindi masyadong tutok. Ayan. Kita nyo, isang pababa at isang pataas. Ganun lang. Isang pababa, isang pataas, isang pababa. Yan ang pag-misting. Yan, medyo ilayo ko para makita nyo ang pag-misting natin. Yan, kita nyo. Yan, ganyan lang pag-misting natin. Remember, mayroon na tayong naihalo dito. Yan, haluing mabuti. Pakita ko sa inyo para parehas pantay yung nailagay natin dito na mushroom booster and enhancer at protection sa protein bag para iwas contamination. Palubat na tayo. Okay mga kaamag, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-hit ang notification bell at mag-like and share na rin para masundan nyo rin ang ating ginagawa sa pagpa-farming. Mag-con lang kayo, magtanong kayo. Pwede sa Facebook account ko, April Banal Sugi. Mga ilang days pa, papalitan natin yun kasi na-change ko kasi ng pangalan, 60 days ulit. Para makapag-PM kayo, mas marami akong kung ano yung tatanong nyo, sasagutin ko. Or sa page ko, itanong nyo dun. Okay? Sharing is caring. Na. Ganun ang pag-misting. Yan. At bomba ulit. Yan, ipitin lang natin ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan, pagtiisan nyo muna. Kasi manual misting tayo. Walang kuryente dito. Pero
nakaplano na kami na kuan sa solar para lagyan natin ng auto misting itong kuan natin para ma-less yung trabaho na naman. Pero napakadali, halos dalawa lang yung inuubos natin na ganito. Ayan, isang pataas, isang pababa. At ngayong mainit ang araw, 3 times ito. Nag-deliver na si Marlon, time check tayo. Anong oras na? Oh, alas 6 na, pero madilim pa kasi nag-adjust yung panahon ulit. Mahaba yung gabi. Okay, sharing is caring. Magandang buhay sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel at sa pag-follow sa Facebook account. Maraming salamat. Paamag mga ka-agree. Check natin mamaya yan. Tataas yung humidity level natin. 85 at 23. Okay, sundan nyo lang yung mga pinos ko sa mushroom. Masusundan nyo na. Ang dami kong engineer dun kung ano ang mga kailangan sa mula-simula. Anong mga kailangan sa pag-grow ng mushroom? Humidity level, RF. Kaya yan ang mga kamag, yung pwede nating isakripisyo, madaling araw gumigising. At pag nabenta natin itong press, kunyari sarili natin, kung may 20 kilos tayo na harvest, every morning ay meron na tayong 20 kilos, 20 times 200. Kunyari sarili natin binenta kasi umabot pa ng 240 yan, binibenta sa market. Sabihin na lang natin 200 ay kumita na tayo kaagad ng 4,000. Yun yung potential na pwede natin kitahin. Pero sa farm gate price, 150 kasi ang kuan natin. Yun yung advantage ng mushroom. Yun ang advantage ng mushroom farming. Kasi yung farm gate price ay napaka-taas, kaya high value, 150 per kilo. Kaya pag may 20 tayo, may 20 kilos na harvest every morning, ay meron na tayong magkano yun? 3,000? O sabihin na natin 2,000. Yung every harvest natin, ayaw nyo pa yun na pag hanggang alas 7 ay kumita na tayo, maliban pa sa mga ibang extra na pagkakitaan natin sa farming. Kaya walang imposible sa pagpa-farming. Yun ang advantage ng mushroom sa ibang alaga, kagaya ng crops natin, palay, mais, at saka sa mga livestock na pag tinamaan tayo ng mababang farm gate price ay nalulugi tayo mga kamag, dahilan na may pagkulugi. Okay, sharing is caring. Yun yung kwan natin mga kamag. Kaya napakaganda ang mushroom farming. Yan, ito ay dinideliver natin. Tingnan nyo, napakarami yung isang kwan. Yan, yun yung pang booster natin. Pang hack natin mamaya, ipapakita ko sa inyo paano ko imisting para magkaroon ng ganito kalalaki na flower mga kamag. Okay, tara, wala pa, time check na oh, abutan na tayo. Wala pa yung kasama natin dito. Sana sa ayan mga kamag, meron na tayong dalawang crates dyan. Cut muna natin bago natin i-harvest ito. Ayan, bago natin i-harvest ulit ito. Ayan, cut muna natin ulit. Dami. Ayan, harvest ulit tayo. Ito unahin natin, ang dami dito eh. Unahin natin dito, mapupuno itong crates na to. Dito 5 kilos ito, 10 kilos na yan. Okay, ang lalaki. Ayan o, paganda, napaka saya mga kaamag. Mayroon tayong produktong kuan, mushroom hack. Sabi nila, nakakapagparami ng harvest, nakakapagpabigat, nakakapaggamot ng contamination, iniiwasan ng insekto. Wala na tayong insekto dito sa loob. Mga kamag na sisira sa ating protein bag. Kaya ibig sabihin, tatagal itong protein bag natin na pakikinabangan. Ayan. Wala kasing hahawak. Okay.